Isang mapagpalang araw sa isa na namang masayang pag-aaral. Ang tatalakayin natin sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Alam kong marami kayong matutunan sa araw na ito. Tara, simulan na natin ang ating aralin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nakikilala ang mga kagamitan sa pananahi. Nasasabi ang gamit ng mga kagamitan sa pananahing pangkamay. Napag-aralan mo na ang iba't ibang paraan ng pag-aalaga ng iyong pansariling kagamitan. Matutuhan mo naman ngayon ang pag-ayos ng damit mong napunit o nasira. Gagawin mo ito sa pamamagitan ng pananahi. Maaaring wala kayong makinang pantahi sa bahay, kung kaya't maaari mo itong ayusin sa pamamagitan ng pagtahi gamit ang iyong mga kamay. Mahalaga na matutuhan mo muna ang iba't ibang kagamitan sa pagtatahi gamit ang kamay at kung paano ito gagamitin. Upang maayos ang damit mong napunit, kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagawa ang mga ito. Tunghayan natin ang mga gamit sa pananahi. Medida. Bago gupitin ang telang tatahiin, dapat ay sukatin muna ito gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito. Gunting. Gumamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan. Karayom at sinulid. Ito ay ginagamit sa pananahi. Dapat magkasing kulay ang sinulid at tela o damit na tinatahi. Didal. Kapag ikaw ay nagtatahi, lalo sa matigas na tela, gumamit ng didal. Ito ay isinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom sa pagtatahi. Sa ganitong paraan, maiiwasan matusok ng karayom ang mga daliri. Pin cushion. Pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtahi, mainam na ito ay ilagay sa pin cushion. Emery bag. Itusok ang karayom sa emery bag kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. Ngayon, alam mo na ang mga pangunahing kagamitan sa pananahi. Tandaan, may mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ang bawat isa ay may angkop na gamit. Dapat nating tandaan kung paano ang mga ito itatago sa tamang paraan upang magamit sa oras na kailangan ito. Ngayong nakilala mo na ang mga kagamitan sa pananahi at ang mga gamit nito, subukan mong gawin ang nasa gawin natin. Sabihin o isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Pagkatapos, iwasto ang iyong sagot sa pamamagitan ng paghahambing ng iyong sagot na makikita sa screen. Handa ka na ba? Alam kong kayang-kaya mo ito. Ikaw pa! Unang bilang. Ito ay ginagamit sa pagsukat ng tela. Anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy sa pangungusap? Ang tamang sagot ay medida. Pangalawang bilang. Itinutusok dito ang karayom kapag hindi ginagamit upang hindi kalawangin. Anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Ang tamang sagot ay emery bag. Pangatlong bilang. Ginagamit ito sa paggupit ng tela. Anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama! Ito ay gunting. Pang-apat na bilang. Upang hindi matusok ang daliri, inilalagay mo ito sa iyong gitnang daliri.
Anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Ang sagot ay didal. Panghuling bilang. Ito ay magkasamang ginagamit sa pananahi. Anong kagamitan sa pananahi ang tinutukoy sa pangungusap na ito? Tama, ito ay karayom at sinulid. O ano, nakakuha ka ba lahat ng tamang sagot? Kung oo, magaling. Kung hindi at ikaw ay nahirapan, maaari mong balikan ang ating aralin at muling pag-aralan. Bilang karagdagang gawain sa araling ito, subuking gawin ang nasa pagyamanin natin. Una, maghanap ng isang damit na punit at sulsihan ito gamit ang mga kagamitan sa pananahi. Pangalawa, ipakita sa iyong magulang o sa iyong guro at pamarkahan ang iyong ginawa. Narito ang rubrik sa pagmamarka ng iyong gawain. Binabati kita at matagumpay mong natapos ang aralin. Maraming salamat! Hanggang sa muli!